Signal number one is currently raised over some parts of Luzon due to tropical depression Maymay. Let's get the latest on Maymay with PAGASA weather specialist Robert Badrina joining us live via Zoom. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapanood po natin. So currently nga itong ang bagyong Maymay, which developed actually it developed yesterday at around 12 midnight. Huli natin siyang namataan na sa layong 265 kilometers east of Kasiguran dito naman sa baha, sa lalawigan ng Aurora. Tagdayin niya yung pinakamalakas pa rin na hangin, maabot ng around 45 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso naman na nasa 55 kilometers per hour. Ito ay almost stationary. Although we're expecting this particular tropical depression will make a landfall around sa area ng Aurora po, possible by tomorrow, ano? tomorrow evening. Or madaling araw ng Huwebes. Based sa ating latest track, most probably malaki yung chance po na itong bagyong Maymay ay maging isang low pressure area na lamang kasi actually sa ngayon medyo mahina siya. So pag tumama na siya dito sa kalupaan ng Central Luzon, most probably maaaring humina pa ito further and mag-weaken siya into a low pressure area. Gayun pa ba, nakataas pa rin yung signal number 1, particularly dito sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, and dun sa ma-extreme northern portion ng Quezon, kasama dyan yung Polillo Island. So sa mga lugar ko na yun, pwede tayong makaranas sa mga pagbugso ng hangin at mga pag-ulan. No? Although, so nakikita ko natin, no, ang concentration ng mga ulan natin ngayon nasa may northern resorts, so that's the area of Cagayan, Isabela, Cordillera area. So expect ko natin na maging maulan sa bahagi ng northern Luzon. May nakataas din pala tayong gale warning ngayon. Ito yung babala natin para sa mga naglalayag, lalong-lalo na doon sa mga maliliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Medyo delikado, no, na pumalaot, particularly in the seaboards of Northern Luzon and also in the eastern seaboards of Central and Southern Luzon. So medyo huwag mo nang lumabas o pumalaot yung mga kababayan natin sa lugar na yun. Sir, ito po ba ay parte na ng amihan season at ano po ba yung mga dapat natin bantayan? Sinasabi niyo po ba na pahina na at yan na po yung trajectory niya for the next coming days? Yes, so medyo certain na tayo, Ms. Gretchen, dito sa magiging track niya. Actually, papunta na rin talaga tayo dito sa amihan season. No? Kasi the past years, normally nag-start yung kasi nag-terminate lang tayo ng Southwest Monsoon last week. And nasa ngayon, tiyatawag natin nasa transition period tayo. Pero makikita din natin dito sa pinapakita ninyo na pinapakita natin ng mga images. Ayun, makikita yung arrow, no, from northeast. So lumalakas na rin talaga itong northeasterly wind flow. So we're expecting the past 5 years, kasi around mga last week of October up to first week ng November nagsisimula itong amihan. So actually papunta na tayo doon. Okay, maraming salamat po. That was PAGASA weather forecaster Robert Badrina.